Sa iba pang balita, napahiya ang Bureau of Customs sa pagdinig ng Senado dahil sa patuloy na pamamayagpag ng mga agricultural smugglers sa bansa. Lumalabas kasi sa pagdinig na halos 50% ng reklamong may kaugnayan sa agricultural smuggling mula sa taong 2016 ay nababasura dahil sa BOC. Araw ng Martes ay gumulong na ang pagdinig sa Senado para sa pagtatag ng Anti-Agricultural Smuggling Court. Layunin nito ay upang mapabilis ang pagbataw ng parusa sa mga agricultural smugglers. Hindi po lingid sa kalaman ng lahat na kahit pinasa na yung Republic Act 10845, otherwise known as the Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016, likewise authored by Senator Villar, tuloy-tuloy pa rin po ang pagpasok ng smuggled agricultural products to the detriment of our local farmers. Sa naturang pagdinig, sinabon ng Senado ang Bureau of Customs dahil sa mabagal na paghulog ng hustisya laban sa mga smuggler. Taong 2016 ay batas nga laban sa agricultural smuggling. Bagamat maraming nakasuhan sa non-bailable na offense, ay wala namang nakulong. Sa ilalim ng batas, reclusion perpetua o habang buhay na pagkakulong ang parusa sa economic sabotage dala ng agricultural smuggling. Ayon sa implementing rules and regulations ng Anti-Agricultural Smuggling Act, ang Bureau of Customs dapat ang manguna sa pagsasampa ng kaso laban sa mga agricultural smugglers. Kaya wala nakasuhan for 6 years eh. Oh, munti mo ang law was passed in 2016. Today it's 2023. 7 years. Eh, nababasa ko sa dyaryo lahat ng nahuli nyo beyond the cut-off. Ano, walang na-file na kaso. Yes. Kaya ina-amend namin ang law kasi bakit ganun? Hindi ba ano sila, meron silang, parang sila eh, hindi sila dapat mag-decide kasi sila yung, ang may kasalanan. Bakit ang mag-decide whether to file a case eh yung mga nag-a-allow ng smuggling? Dapat hindi ba yung affected ng smuggling? Sa naturang pagdinig, kinumpirma din ng DOC na wala pa itong napakulong sa taong 2022 at 2023. Panahon kung saan nagtaasan ang presyo ng sibuyas at asukan. Ayon kay Attorney Karen Yambao ng Customs, 24 na kaso ang na-file patungkol sa large-scale smuggling para sa taong 2022. 46 naman na parehong kaso sa 2023, pero wala pa itong resulta dahil nakatenggapaan niya ito sa Department of Justice. Hanggang sa ngayon, ay nasa preliminary investigation pa rin. Ang ginagawang rason ng Customs ay hindi raw uubra kay Senator Francis Tolentino, chairman ng Senate Committee of Justice and Human Rights. Ipinunto ng senador na kung kulang ang mga dokumento na isinumite ng DOC sa DOJ, ay maaantala ang kanilang preliminary investigation. All the cases are still for preliminary under investigation with the Department of Justice. So, wala pa rin. Wala pa po. The preliminary investigation, being conducted by the DOJ would be dependent on documents, affidavits, submitted by the Bureau of Customs. Even the classifications, whether it would be red, orange, yellow, lahat yun dependent ang DOJ sa binibigay nyo. Pag kulang yung binibigay nyo, magtatagal talaga yung preliminary investigation nila. Sa balik ako sa question ko, ilan na po ang nakakulong na smuggler? For the data that I have, Your Honor, wala pa po. Sa panig naman ng Department of Justice, inilahad nito na halos kalahati ng mga smuggling complaints mula sa taong 2016 hanggang sa buwan ng Pebrero ng taong 2023 ay na-dismiss dahil sa posibleng kakulangan ng dokumento. Dagdag din ng DOJ na mula sa nasabing bilang nasa 9 lamang ang nagkasalang umabot sa korte. Nais ngayon ng mga senador na repasuhin ang implementing rules and regulations ng Anti-Agricultural Smuggling Act.
Ipinagtataka ng mga senador kung bakit naging komplikado ang sanay napakasimpleng batas laban sa smuggling.